opera. O kaya ay magpa-opera ka. Hindi ako magdidesisyon yan. Bilang tao, kayo magdidesisyon yan. Sapagkat, kung sinabi ko sa'yo, huwag kang magpa-opera, hindi man matibay yung pananalig mo, paano madudurog yan? O kung matibay man ang pananalig mo at dumating sa puntos na parang hindi mo na kaya, sisisihin mo pa ako, abay mahirap yun, ano? Kaya, desisyon nyo, sarili nyo, hanapin nyo ang tamang desisyon sa Diyos na totoo. Boy ba ang Diyos? Boy ba ang Diyos? Tama ba ang Diyos? Ay, natakpan eh. Kawawa. Oh, natakpan. Kumusta na? Kung ako lang po ang susundin, eh, gusto ko lahat kayong dumating na may sakit eh. Sasabihin ko, magaling ka na! Opo. Ay, totoo yan. Totoong totoo yan. Pag ako lang, gusto ko laging magaling na eh. Opo. Totoo yan. Kasi gusto ko lahat gumaling kayo eh. Totoo yan. Gusto ko, magic! Magaling ka na. Ang saya siguro ng puso ko, no? Pero, Diyos na ako noon. Diyos na ako. Na hindi na ako tao. Dahil lahat ng gusto ko eh. Nagagawa ko na eh. Eh, sino po ba makagagawa noon? Di ba ang Diyos lang? Eh, anong magagawa natin? Kung ang Diyos na hindi natin nakikita, ayaw pa ninyong tanggapin at kilalanin, ako lang nagpapakilala, ayaw nyo naman kumilala. Eh, paano akong pakikinggan? Boy ba ang Diyos? Boy ba ang Diyos? Ang bango talaga. Marami kasing itik doon. Ayan. Eh, pabayaan na po natin para makinabang naman yung ibang kapwa-tao, no? Pag masama ugali mo at kumikita yung kapwa mo dahil sa itik, ngit-ngit na ngit-ngit ka nun. Sabi mo, walang ya kayo. Di ba kayo na mamatay na kamangatay. Lalo na pag umaasenso yung kapwa, ikaingit na ingit, nako, di pa kaya ka mga matay. Gigil na gigil. Sabi naman ng Diyos, sige, lalo kung pasasagarin sa utak mo yung amoy, dahil galit na galit ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Eh, di ba, may taong ganyan. Parang kung sinong mga malilinis na makagaling, dinanas ko yan. Baho naman eka. Baho naman. Pag sila naman, gusto rin pala. Alam mo, may taong ganun. Pag wala sila, nakikita lahat. Nakikita. Sabi, baho naman eka. Eh, nung sila'y magkaroon, wala silang pakialam din. Ganyan lang ang buhay. Kaya pag pinakinggan mo'y tao, pag ang tao sinunod mo, bali. Berat ang dating mo. Loka-loka. Boy ba ang Diyos? Bakit? Sapagkat ang taong natutuwa sa'yo, gusto ka. Ang taong galit na galit sa'yo, ayaw ka. Eh, di baling galit na galit sa'yo yung ayaw sa'yo, ang Diyos lang hindi magalit sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh. Eh, kung wala ka namang nakakagalit na ginagawa, at wala namang nakakagalit kang gagawin, abay, pabayan mo yung nagagalit, eh, di kayo matuwa. Eh, pag nagalit siya, ano sasabihin niya? Pati ilong, gumagalang. Ano? Eh, ikaw naman eh, wala ka lang pakialam. Wala lang. Wala lang. Di nga, sabi pa. Ano? O, diba? Ganyan ang tao mapantuya. Eh, kaya ba't ikaw ay matutuya? Ba't ikaw naman ay manunuya? Eh, ba't hindi mo kilalanin ang ama para mawala ka sa ugaling mapantuya? Buhay ba ang ama? Mapang-uyam. Alam niyo po ba yung uyam? Inuuyam mo yung kapwa mo? Inaasar mo. Eh, ikaw naman maasarin. Nako! Sabi ni Kalaban, dyan ka lang pala magaling. Dyan ka lang pala mahina. Sige, alam ko na kung paano kita gagalitin. Ginalit ng ginalit. Ginalit ng ginalit. Eh, nung nagalit, talo. Kaya huwag kayong
magalit. Talo kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Anong dapat gawin? Laging manalangin. Huwag naman tawa ng tawa. Wala naman nakakataway. Tawa ka ng tawa. Hindi na tama yan. Pero kung dapat kang tumawa, tumawa ka. Kung dapat kang manahimik, manahimik ka. Kung dapat kang magsalita, magsalita ka. Dapat kang sumigaw. Sumigaw ka. Huwag ka lang magagalit. Huwag ba ang Diyos? Eh, may tao bang hindi nagagalit? Mayroon ba taong hindi nagagalit? Wala. Magalit ang bibig mo, mangusap ng galit, eh, huwag ka lang magagalit sa puso mo. Buhay ba ang Diyos? At galit ka man, huwag mo namang patatangay ang damdamin mo sa galit mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Upang sa gayon, huwag kang matalo. Manalo ka, manalo ang Diyos sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, may tanong ba kayo? Wala kayong itatanong? Talagang walang-wala? Wala rin ako itatanong. Buhay ba ang Diyos? Kaya alam niyo po ba, maalala mo lang naman yung maling ginawa mo pagka nahihirapan ka na eh. Tama ba? Kung nagninilay ka at nasuri mo yung ginawa mo, subalit kung sutil ka at matigas ang ulo mo, kahit mali na ginagawa mo, ikaw pa galit eh. Tama ba? Kaya yan ang ugaling pinapatay ng Diyos. Inaalis ng Diyos para mabuhay ang ugaling galing sa Kanya. Mula sa banal niyang Espiritu. Na habang nabubuhay ka, yaon ang manahan sa iyo. Ugaling galing sa Kanya. Hindi ugaling galing. Makain mo muna. Tubig. Ano po? Kung pagninilayan ninyo, oo nga no, pag tumitig ka sa langit, kung pag-iisipan mong mabuti, hindi mo mapag-aaralan yan. Tititig ka. Paano kayang gumagalaw ang ulap? Ano? Paano kayang nagkukumpul-kumpul ang ulap na ito? Ba't kaya ay kakulay asul doon? Dito naman eka ay puti. Eh, ba't eka doon kulay gray? Maluluka ka pag maghapon mong pinag-isipan yan. Kung hindi ka babahagina ng Diyos para alamin mo ang katotohanan at ipapaliwanag niya kung paano niya napapagalaw yan, maluluka ka. Para hindi ka maluka, itanong mo na lang sa sarili mo, ba't kaya ako nagkakamali? Ba't kaya ako nagkakasala? Ba't kaya ang sama ng isip ko? Ba't kaya sumasama loob ko sa kapwa ko? Ay, ba't kaya mapag-isip ako ng masama? Ay, ba't kaya ganun ang pipik ko? Yan, maaari matugon ka ng Diyos. Sasabihin, anak, magbago ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo ng iba't ibang pagpapala na mabuti pawa. Pagpapalang pag-asa sa buhay, pagpapalang kapayapaan ng kaisipan, pagpapalang kagandahang loob, pagpapalang kapanatagan ng loob, pagpapala ng pananampalataya, pagpapala ng pag-asa, pagpapala ng walang humpay na tigib na pagmamahal, pagpapala na walang katapusan na ligaya ng buhay, pagpapala na material na bagay at may pipili mo na salapi, pagpapalang buhay at buhay na walang hanggan. Buhay ba ang Diyos? At ang lahat ng iyan, walang pagmumulan yan maliban ang Diyos na kataas-taasan ang pinakilala ng anak na nakilala dahil mula sa Kanya. Kaya't kung nakilala ng mga kinikilala at kumikilala na anak ng Ama at Ama naman niya,
ang nakilala niya. Tandaan ninyo, pag nagkakilala sila, isang espiritu ang nakilala nila. Huwag bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Sa tuwing ay manalig kayong may magagawa ang Diyos na di nyo nakikita. Sa tuwing na isipin nyo ang mabuti, huwag ang masama. Alalahanin nyo ang lahat ay may wakas at may hangganan. Subalit ang Ama, hindi nagwawakas ang kapangyarihan. Hindi nagkakaroon ng hangganan ang ibibigay niya sa bawat anak niya na nais niya na ipagkakalob ang lahat sa kanila. Kaya, halina, halina, halina kayo. Tigibin niyo ng pagtanggap at pagkilala ang puso niyo sa Kanya at titigibin kayo ng galak sa tuwina. Humayo kayong taglayang liwanag na walang kamatayan. Espiritong banal ang pagmumulan, pagpalain kayong lahat. Tayo na, mga mahal. Pwede nang umuwi. Di ba mabait kayo?